Ito maganda ko ito. Maganda ito. Game. Nako. Parang napipressure naman ako dito sa susunod nating episode kasi ang lakas ng music ni Dondo, nakatuwa nga siya. Medyo napipressure. Hindi naman medyo. Talagang napipressure tayo kasi nga po parang ang dami nagko-question din at ang dami nagre-request ng mga kaibigan din talaga natin. Bukod sa mga subscribers po ng Unbearable Channel, mga sponsors po ng Unbearable Channel, ang tatanong talaga sa akin kung ano naman daw yung opinion ko sa nangyari or siguro patuloy pang nangyayari na okrayan ni na Meme Vice Ganda at ni Nanay Christy Fermin at na segue pa nga kay Nanay Lolit Solis. So ano daw masasabi ko, anong opinion ko po? So ito po, hindi naman ako duwag, ako'y harapan din naman nagsasalita kasi pare-pareho ko po silang malalapit sa puso ko, mga kaibigan ko. Although kami ni Meme Vice, hindi naman talaga kami nabigyan ng pagkakataon na maging very close or super close kung gaano ganun ako ka close kay Nanay Christy at saka kay Nay Lolit kasi for the longest time nakasama ko na po sila sa simulang magsimula po ako sa showbiz noong 1987, 'di ba? Mula ka na Ate Lutz, 'di ba? Diday, ganyan-ganyan. At sa kung ano-ano pang pinasok ko sa industriya, sila na po talaga yung mga nakakasama ko. At masasabi ko marami na rin kami magagandang pinagsamahan. Kaya sa nangyayari ngayon na kay Vice Ganda at kay Nay Chrissy na okraya nila, actually kahit nga dito sa YouTube channel ko po na Unbearable Channel, ang dami rin po sa inyo, hindi po maipakakailayan. Hindi ko naman kayo ino-okray every time na ino-okray din ninyo si Nanay, 'di ba? Kinukumpara sa akin, sa mga iba pang mga podcasters at kung paano niyo rin yung inaalipusta ang pagkatao ni Nanay Christy. Pero sa inyo po yun eh, nirerespeto ko po yung ginagalang ko po kayo doon. Hindi ko naman kayo sinasagot ng pabalang o pabalagbag. Pero ako base po sa naging pagkakakilala ko sa kanya, naging samahan po namin. Although maraming beses, may mga ilang beses na din po ako ino-okray niya at sa kanya nga yata nagsimula yung, 'di ba, Donita, yung okray sa ilong ko na naoperahan nung ako po yung aksidente at nabiyak. Doon po talaga nagsimula yan, naging urban legend na yan sa showbiz at binroadcast ko pa yan sa programa ni Sharon Cuneta nung mga 2000 something. Oh, 'di ba? But anyway, hindi yan ang issue. Ang issue is yung ano daw pang masasabi ko. Well, si Vice Ganda, kilala na natin na ganun. Siguro nga tama yung mga sinasabi ng iba or analysis ng iba na napikon siguro si Nanay Christy kahit hindi naman pinangalanan. Napanood ko yung napanood ko yung pinag-uusapang isang guest sa naging guest sa Showtime na may pangalang Christy at ineclay talaga ni may pang-ineclay talaga doon siya. Kumbaga sa libel. Masasabi mo kahit hindi mo hindi mo binigyan ng apelyido libelous kasi talagang yung Christine pangalan iniugnay niya sa chismis tapos sinegwayan pa niya ng kasinungalingan something. Knowing Vice Ganda, alam mo naman si Vice Ganda mapang-okray talaga yan, mapanghusga. Talagang naging tatak na yan. But the thing is, ito naman yung aking take. Hindi naman siguro yung lisensya para gawin mo na rin yung sa lahat. Now, nasa naging sagot naman ni Nay Christina na siyempre tinulog sa din niya si Vice, binigyan din niya ng kanyang worth centavo na payo or kung anumang opinion. Talagang tama naman. Ganon din naman ang tatak ni Christy Fermin na talagang pag sa tingin niya minamaliit din siya at ino-okray siya, babalik din naman siya. Kung meron man siyang sinabi dun sa sagot niya na parang hindi ko rin masyadong nagustuhan, yung pagsabi niya dun sa LGBTQ community na parang nirerespeto niya at mataas ang respeto niya dito. And I agree with Nanay Christy, alam ko yun. Kaya lang, syempre, dahil si Vice Ganda nga yung topic, nagkaroon uli ng question na, akala ko ba hindi mo inaglahi, but si Vice inaglahi mo ng inaglahi. Again, case-to-case basis po yung naging sentro. Kasi ang usapan lang natin dito, na yung pamimikon, pang-ookray, na talaga namang ugaling-ugali ni Vice na isa. Masasabi ko, hindi magandang ugali ni Vice Ganda talaga yon. At tama rin naman si Nanay Christy na sinabi niyang akala ni Vice ay siya na yung sentro ng lahat ng artista sa show business ngayon na akala mo lahat ng sinasabi niya, lahat ng mga ginagawa niya or opinion niya, particularly sa It's Showtime show na talaga namang sasabihin mo mga 75 to 80% or kahit nga sabihin mong yes, 75 to 80% na talagang sa kanya nakatutok
tumutok ang programa, aminin natin sa hindi, and with all due respect, bubusina ako sa mga co-host niya, kay Kuis Vong, Jong, kay Nachang Ami, at sa iba pa, na talaga namang sinasabi rin ng mga manunood ng Showtime na kung wala ang Vice Ganda, hindi rin naman magandang panuurin di umano, kasi nga nasanay na sila yung ganung brand flavor, at yun nga, branding ng Showtime na nandoon si Vice Ganda. So, ganun ang tinatakbo ng programa, at kahit sino na lang, na sa tingin ni Vice Ganda ay taliwas sa kanyang paniniwala. Oo, karayin yun talaga. Kesyo taga-gobyerno ka, presidente ka, kung ano ka, pariringgan at pariringgan kanya, estilo niya yon. Ang nangyari lang, nang makatapat siya o tapatan niya si Nay Christie, yun na, nagsabong silang dalawa. Kasi akong tatanungin, personal opinion ko rin ito at base sa pagkakakilala ko sa kanila, sa naging mga samahan po namin, eh halos pareho silang mga ugali. Ugali in a sense na parang alam mo yon, yung namimikon, ayaw mapikon. Pag silang pinipikon, nagre-react, ganyan-ganyan. Eh sobrang okrayola talaga itong surface na to the point na talagang, wag lang talaga namimersonal. Kasi ako rin naman, magagalit ako dahil ilang beses ko na rin pinitik yan si Vice. In fact, ngayon ko lang sasabihin dito sa aking Unbettable channel, may mga pagkakataon na pag hinihingan ko ng mga birthday greetings si Vice para sa mga kaibigan ko, talagang nagdi-deny siya, tina-turn down niya, kasi sabi niya, galit ako dyan kay Ambet, hindi ko yan feel, may mga ganun siyang sinasabi. Na, ang mismo mga sources ko ay mga kaibigan niya mismo at mga co-host niya dyan sa Showtime. So, ba't ako, hindi ko yung tinitake personally, kasi sabi ko, ganun talaga. Kung ganun ang pagkakakilala niya sa akin, be it. Pero kayo po, dito sa Unbearable Channel, mawi-witness niyo po yan, lalo po yung mga regular po talaga nanonood sa akin. Ang dami ko pong mga episodes in the past, previews na talagang pinupuri natin at pinararangalan natin ang isang Vice Ganda dahil sa husay din niya. Maraming ganon, at kaya hindi mo masabi pinipersonal ko din siya. Anyway, going back to the issue, at segue naman ako dito kay Nanay Lolit, itong dalawang nanay ko naman ito, siguro ganun talang taga magmahalan yan. Agree ako kay Nanay Christie sa pagsasabi niyang at least daw siya harapan kung makipag-usap at lahat. Hindi katulad ni Nanay Lolit na ang daming emot. Alam mo, pareho lang din yan. Kasi ko Nanay Lolit, ganun talaga ugali na. Actually, nagulat ako kasi very very good friend ko din po yun si Lorna Tolentino na sinasabing laging tinitira ni Nanay Christie at si Paolo Contis nga. Pero si Paolo, hindi bata-bata pa yan eh. Pero itong si Lorna, lagi kami nagkikita, lagi kami nag-uusap. Talaga nakakaloka na siguro nga yung ano tawag natin doon, yung term of endearment nila ni Nay Lolis na tinatawag siyang tomboyita, etc. Siguro na-adapt or naririnig naman ni Nanay Christie yun, kaya siya sabi yung tomboy na si LT, ganyan. Pero kay LT po, wala po yun. Hindi po ito pinipersonal ni Miss Lorna Tolentino. So kumbaga, usapang napakababaw na alam mo yon, kaya ngayon nagpaparinigan sila na dati naman sila magkasama sa kanilang programa before. Basta ako, kilala ko ang mga totoong pagkataon ng dalawang nanay-nanayang ko yan, lalo na nga si Nanay Christina. Mas marami kami mga taon na pinagsamahan. Inaanak ko ang tatlo sa mga anak niya. O diba, apu-apuhan nga po niya, kagaya ni Nay Lolit, itong aking anak naman. So, sa level na yon, hindi ako masyadong magpuna dahil talagang totoo naman yung pakikisamang nararamdaman at pagmamahal na nakukuha ko sa kanila. Pero bilang respeto, bilang mga manunulat at kasama sa media na ito, sa entertainment, sa showbiz, Nay Lolit, Nay Christie, alam nyo na, hindi na tayo bumabata. Ganun lang yun. Pero alam ko naman, walang personalan sa kanila yan. And kay Meme Vice Ganda, andito pa rin ako, Unbearable Channel. There will be a time na magkakausap tayong dalawa. Siguro maglalatagan tayo ng mga pros and cons natin. At looking forward ako dyan. At again, meron ako mga preba, meron ako mga ebidensya kung paano din naman tayong nagkasama. Diba? Ganun lang talagang industriya, masaya. Pero yon, at the end of the day, sana positibo lang ang nararamdaman din natin at positibo rin po tayo sa mga sana magiging komento. At kayo po, ina-address ko rin po ito sa mga subscribers, sa mga nagko-comment. Huwag naman din sana masyadong personal din tayong bumana, diba? At hindi ko pa rin, ako harap, sasabihin ko ng diretsuhan ito, hindi ko rin naman talaga gusto yung mga ibang pinupunan ninyo or kinukomento ninyo na mamatay na, kunin na ni Lord, etc. Kasi wala po tayong karapatan magsabi po ng gano'n sa
kahit sinong tao po. Respeto lang, para irespeto din po tayo lahat. Kahit ng ating mga non-living thing na kasama, kahit ng mga unan, kahit ng mga tubig, etc. Irespeto din kasi may mga epekto po yan sa ating pag-iisip, pag ininom natin, pag kinain natin. May respeto rin po silang kailangan ayusin. Eh alam nyo na ibig ko sabihin, alam nyo, anong tawag natin doon? Figure of speech itong aking pinaaabot sa inyo. Pero wag naman sanang masyadong personal. Ako natitake ko dahil laging issue yung ilong na ito, wala sa akin problema yan. Kasi totoo naman talagang nirito ko yan dahil nagbiyak po yan nung mga panahon na ako'y aktibo pa sa mga pag-rally-rally. At pina-opera ko po talaga yan. Nagkataon lang na ganyan ang pagkakagawa. Ano magagawa natin? O diba? And on that note, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Pasalamat sa matalang nagbababay dito sa Unbearable Channel. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Channel tuloy. Abet Nabos po. I love you all.